unang-una may mga blessings para sa inyo, no? Mararamdaman nyo yung stability pagdating sa inyong kaperahan, okay? So, pag sinabing kaperahan, kung ano man yung source of income nyo, whether empleyado kayo or whether negosyante kayo or independent, freelancer, ganyan, mga alam nyo yun, mga working on your own, ganyan, very stable naman yung inyong kalagayang pang-financial, mga kapiksi. And actually, mas marami pa kayong maa-attract na blessings para sa inyo kasi sobrang kalmado lang nung energy nyo, okay? Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang ating episode for tonight, mga kapiksi, is Full Moon Kapalaran para ngayong May 2023, mga kapiksi. Ang Full Moon ngayong May is mag-start ngayong May 5. 100% visible yung buwan sa langit, so Friday yan. GMT, mga kapiksi, so malamang May 6 pa yan sa atin. And yung next na full moon naman para sa June 2023 ay sa June 3 naman. So, ang reading na to ay para dyan sa period na yan, mga kapiksi. And ang pangalan ng ating full moon ngayong buwan is Flower Moon, mga kapiksi. Okay? So, ito ay para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards, guys. Hahanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Capricorn. So, ito yung Moon energy, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin ko yung energy ng Capricorn. Ito. So, Capricorn, kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating spread, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong full moon season, mga kapiksi. Combination ng positive and negative energy. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, guys. And if naka-resonate kayo, mga kapiksi, comment down below. Wow! So, napakaganda ng mga spread nyo. Ng mga energies nyo, mga kapiksi. So, nasa nyo yung energy ng manifestation, yung energy ng blessings, yung energy ng success. Meron din kayong financial stability and security, mga kapiksi. Alright? So, for some of you, mga kapiksi, isang negative energy lang so far yung lumalabas sa nyo, and yun yung mga toxicities, okay? And yung mga toxicities, guys, hindi naman may iwasan yun sa buhay minsan, especially if feeling nyo nai-stress kayo, may mga bagay na nagpapastress sa nyo, like sa trabaho or sa buhay nyo in general. And nai-stress lang naman kayo kapag ka binibigyan nyo ng attention yung mga negative na nangyayari sa buhay nyo. So, kung ayaw nyo ma-stress, huwag nyong bigyan ng pansin or ng attention yung mga bagay na negative sa buhay nyo. Kasi the more na bigyan nyo siya ng pansin, the more na ma-stress kayo. So, kung ayaw nyo ma-stress, deadmahin nyo sila. Huwag nyo silang bigyan ng attention or panahon. Okay? So, pero going back sa inyong reading, mga kapiksi, no? Angel number 333, mga kapiksi, check yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel kabay. Unang-una may mga blessings para sa inyo, no? Mararamdaman nyo yung stability pagdating sa inyong kaperahan, okay? So, pag sinabing kaperahan, kung ano man yung source of income nyo, whether empleyado kayo or whether negosyante kayo or independent freelancer, ganyan, mga alam nyo yun, mga working on your own, ganyan, very stable naman yung inyong kalagayang pang-financial, mga kapiksi. And actually, mas marami pa kayong maa-attract na blessings para sa inyo kasi sobrang kalmado lang nung energy nyo, okay? And the more na kalmado kayo, nasa neutral state kayo, kumbaga, for some of you guys, nandiyan na kayo sa state na hindi kayo masyadong namamroblema, hindi kayo masyadong nai-stress sa iba, no? Kumbaga, hindi kayo masyadong namamroblema, nandun kayo sa state of calmness and peace, ganyan. So, and the more na in-observe nyo yun, the more na mas nagiging payapa yung buhay nyo. And kapag payapa kayo, mas mabilis nyo ma-attract yung mga blessings sa buhay nyo, okay? And kung mayroon kayong mga minamanifest
sa buhay nyo pa, pagdating sa inyong kabuhayan. Let's say, for example, you've been waiting for news, you've been waiting for updates, you've been waiting for information, no, na maaaring makapag-contribute pa sa inyong success. It's going to come your way ngayong May 2023, mga kapiksi. No, nakikita natin na, at saka very progressive din yung iba sa inyo, mga kapiksi. Sorry. Minsan napuputol yung sinasabi ko kasi biglang may pumapasok na messages. Very progressive yung takbo ng inyong pamumuhay. Pag sinabing progressive, umaandar, no? So mararamdaman mo talaga na may pag-andar, may movement, may improvement, no? Yung inyong kabuhayan. And for some of you, if meron kayong mga financial goals, mga kapiksi, or whatever goals, no, na may kinalaman sa inyong career, sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, mga kapiksi, for some of you, meron kayong mga mahihit na milestones, no? Achievements, no? So let's say, for example, gusto nyong negosyante kayo and then meron kayong sales target or sales goal, ganyan. Tama ba? Sales goal. For some of you, mahihit nyo yung mga marks nyo, yung mga targets nyo, okay? So, yun yung mga samples. So, that's why it's very important na merong planning, no? Kasi pag may planning kayo, nakapag-set kayo ng mga goals nyo, so, malalaman nyo if you are meeting your goals and achieving your targets, mga kapiksi. At least may kita mo na nag-i-improve yung inyong mga kabuhayan, okay? And kagaya ng sabi ko kanina, mga kapiksi, more good news pa yung maaaring dumating sa inyo, especially to those na talaga nag-aantay ng good news. Baka yung iba sa inyo nag-aantay kayo ng balita regarding sa mga inaplayan yung trabaho or sa mga pag-alis nyo, ganyan. Baka kailangan nyo umalis, baka nag-a-apply kayo sa ibang bansa, or meron kayong mga inaantay na go signal regarding sa mga start date nyo, ganyan. So, maaari nang ma-push yan, mga kapiksi. For some of you guys, if you are dealing with contracts, meron tayong presence ng air sign dito, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, if you are dealing with contracts, make sure na pag-aralan mabuti yung mga nakasaid sa kontrata, no? Kasi baka mamaya hindi siya favorable sa inyo. Baka mamaya yung mga benefits kulang. Baka mamaya yung mga, alam nyo yun, baka hindi ipagkaloob sa inyo yung dinademand nyo, okay, pagdating sa mga kontrata. Okay, naman, baka yung napag-usapan yung komisyon, imbis na 15%, bigla maging 10%, ganyan yung mga dagdag bawas. So, kailangan nyo magkaroon ng negotiation pagdating dyan sa mga bagay na yan. And kapag kayo ay nag-undergo ng negotiation, mga kapiksi, always affirm that everything is working out for you. Everything works out in my favor, ganyan, palagi nyo i-affirm para kung ano talaga yung mga demands nyo, ibigay talaga sa inyo, okay? Pero, other than that, mga kapiksi, marami pang mga opportunities na maaaring kayong i-explore, mga other opportunities pa na pwede kayong i-explore ngayong May 2023, pagdating pa rin sa kaperahan, mga kapiksi. And for some of you, parang meron kayong, parang this is a new journey for some, okay? So, for some of you, parang meron kayong bagong sisimulan na bagong journey pagdating sa kaperahan. So, baka bagong trabaho yan, baka bagong company, or kaya naman bagong sideline or bagong investment, ganyan. Pero bago nyo simulan yung mga yan, mga kapiksi, timbangin nyo muna yung mga risks din, no? Make sure na sa bawat tawag dito, sa bawat decision, mga kapiksi, there's always a risk na involved, no? So, palaging 50-50 yan, make or break, ika nga, no? So, again, guys, make sure na always affirm everything is working out in my favor para maging favorable palagi sa inyo yung condition. Pero yung iba sa inyo, hindi naman kayo natatakot, no? Kumbaga, parang you're always ready. You're always ready to start new beginnings, to create new challenges, face new challenges in your life. Hindi kayo natatakot lumabas ng inyong comfort zone para guminhawa yung buhay nyo. So, that's the kind of attitude na maganda na pwede nyo i-embrace para talagang makakita kayo ng mga more progress pa sa inyong kabuhayan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa readings nyo. Napakaganda ng readings nyo, Capricorn. Starting ngayon,
puro 12 signs reading na yung ating babasahin, mga kapiksi. Magde-deviate na tayo sa elemental signs reading, okay? So, tingnan natin yung mga additional messages para sa inyong Capricorn gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen na yung mga updated offers dito sa ating channel. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, in-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman o mag-dadamasenso sa magana, maging matagumpay, maging successful sa kanilang kabuhayan, pero trabaho, negosyo, silapi, money in general, mga kapiksi. So, ang focus ng course na yan is kaperahan. So, kung gusto niyo talaga mag-dadamasenso ng bonggang-bongga, ang course na yan ay para sa inyo. And then, meron pa tayong isa, yung bagong offer natin dito, mga kapiksi, is email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, kung meron kayong mga gustong i-manifest sa buhay nyo, mga kapiksi, pwedeng love and relationship, pwedeng career or money, kung gusto nyo ng tulong, pwede kayo magpa-email coaching with me. Yung usual na nare-receive ko, yung mga love relationship, gusto nilang maayos yung mga relationship nila with their partners or specific person. So, yeah, if gusto nyo magpa-coaching, mga kapiksi, para dyan sa mga offers na yan, mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com for prices and discounts, okay? Alright. So, ito yung card na nakuha natin, mga kapiksi. Now, we have New Moon in Eclipse, mga kapiksi, okay? So, expect powerful change. And yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kapiksi, na yung iba sa inyo magkakaroon ng mga panibagong simula, no? Mga bagong challenges, mga bagong adventure, mga bagong journey, paglalakbay sa kanilang buhay. So, you have to expect powerful change sa buhay nyo. Pag sinabing change, pagbabago, okay? So, attuned to the moon, mga kapiksi, never mind the past. Life evolves every single day. So, wag na tayo masyadong magpaka-stuck sa nakaraan, mga kapiksi. Every day, life is changing. Every day, life is evolving, mga kapiksi. No? Every day, and palagi nyo itong naririnig sa akin, guys. Every day is a brand new day na binibigay sa inyo ni Universe para gumawa ng pagbabago, no? Sa iyong buhay and, you know, chase after your dreams or, you know, create the life that you want, mga kapiksi. So, huwag nyo sasayangan yan. Bawat umagang gumigising kayo, okay? Bawat araw na humihinga pa kayo, binibigyan kayo ng pagkakataon ng universe to live the life that you want. So, make sure that you focus your attention dun sa mga bagay na gusto nyo para yun talaga yung mag-manifest sa buhay nyo, okay? Alright. Yes, yes, 1,000 times yes. So, this is an affirmation or confirmation from the universe if you have like a specific question. Sometimes nanonood tayo ng tarot reading, no? Kasi may mga specific tayo na tanong, yes or no usually, okay? So, yes ang sagot sa'yo ni universe, mga kapiksi. You're being shunted towards your life purpose. Yan. So, nakikita rin natin yan na kung ano talaga yung gusto mong marating sa buhay mo, yung mga goals mo, no? Dun ka talaga dinadrive ni Universe. Dun ka niya dinadala sa tahak na yon. So, you are in the right path right now, mga kapiksi. Whatever is happening now is happening for your highest good, para sa iyo yan. Yung nangyayari sa iyo, whether positive or negative, para sa iyo yan, no? Kung negative man yan right now, wag kang mag-alala because there's always a blessing na kaakibat niyan, mga kapiksi. And kung positive naman yung nangyayari sa iyo, keep up the good work, mga kapiksi. You're getting there, okay? And this is an important turning point in your life right now kasi may mga magagandang pagbabago, changes talaga sa buhay mo na kailangan mong i-anticipate kasi lahat yan para sa'yo. Alright? Okay, so comment down below, Capricorn, if naka-resonate kayo sa mga messages. For more tarot readings para sa inyong money reading, mga kapiksi, ito yung playlist natin for May, no? Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.